Hello guys, welcome to Mega Tower. So ayan nga, tapos na ang ating trabaho, pauwi na naman tayo. At dito nga, para makapasok tayo guys, ay makatap tayo ng ating ID bago tayo makapasok dito sa pintuan. At para makuha natin ang ating gamit sa locker, kailangan na naman natin magtap ng ating ID dito sa ating digital na locker. At sa puntong ito, napansin ko itong aming Christmas tree. Pasko na pala guys, kaya dali-dali kong binidyohan itong aming Christmas tree. Ang taas pala nito. At sa dakong ito guys, palabas na tayo ng pintuan. So ayan, para makalabas tayo, magtatap naman tayo ng ating ID para makahatak tayo ng pintuan. At ngayon nasa labas na tayo, dudutin naman natin yung ating push button sa elevator para makalabas naman tayo papunta ng ground floor. Ngayon na nasa loob na tayo ng elevator, maghihintay naman tayo guys ng pagbaba papuntang ground floor. Galing pala tayo ng 43rd. So habang nasa loob ako ng elevator, nag-iisip na ako kung uuwi ako diretso ng bahay o dadaan ako ng Antipolo. Kasi itong nagdaang November 1, hindi pala ako nakadalaw doon sa sementeryo sa aking namatay na anak guys. Kaya iniisip ko ngayon habang nandito ako sa elevator na dadaanan ko siya, kasi total Linggo naman, walang ganong traffic. Kaya siguro pupunta muna ako ng Antipolo. Sa dakong ito, hindi ko na malaya na nasa ground floor na pala ang elevator. So nandito na tayo sa turnstile. So ngayon, itatap natin yung ating ID. Kailangan nakahang lang siya para mabasa agad ng card reader. Ayan siya guys, oh. So ayan, nagbukas na siya. Oh my God! Wow! Kaya pakalabas natin ng turnstile, wala tayong nakitang tao. Kung hindi, iisang gwardiya lang doon sa may scanning. So lalapitan natin siya guys para interviewin natin sa ating vlog. Ito yung pokong gwardiya ng isimiga mo. Guys. At vlog pa yan eh. Ayun po. Vlog pala yan eh. Oh, vlog yan, vlog. Okay ka. Hello. Oh my God! Wow! Ayun, tawang-tawa yung ating 5-9 guys doon sa may thermal scanning. Dahil hindi niya alam, binablog ko na pala siya. Kaya naman, big shout out sa iyo, 59 Domingo. At sa puntong ito, nakalabas na tayo dito sa may waiting area ng Mega Tower. So maglalakad na tayo papunta ng Show Boulevard Station ng MRT. At sa dakong ito, bigla ako napahinto dito sa may kalsada ng Mega Tower. Kasi nga, nakita ko itong Shangri-La Tower at saka itong Mega Tower, parang magkaparehas sila ng taas. Hindi ko lang alam kung saktong magkaparehas ng taas sila o hindi. Ayan guys, kayo na ang bahala. At sa puntong ito, bigla ko na naman siyang tiningala papunta sa taas gamit ang aking camera. So ayan, makikita nyo guys, pais yung kanyang design ng tower. Kaya pag nandun kayo sa taas, hindi nyo makikita yung ilalim ng tower. At nasilip nga rin natin guys itong Mega Mall. Magkatabi lang pala to guys dito sa Mega Tower sa EDSA. At yun na nga guys, sa puntong ito, tatawid na tayo dito sa may pedestrian lane. Ngayon kasi guys, walang ganon tao gawa ng Linggo. Pero kung Lunes yan guys, hanggang Sabado, ang daming tao dyan na tumatawid, halos hindi mahulugang karayom yung pedestrian lane na yan. Katulad nitong isang pedestrian lane dito sa may Shangri-La din, tawid naman ng Show Boulevard.
At ngayon nga guys, nandito na tayo sa paanan ng Stairway to Heaven dito sa Maysio Boulevard. Walang gaanong dumadaan dito guys, gawa ng sobrang taas nito guys na stairway. Ayan, 102 steps yan guys, pataas. Kaya maraming hindi dumadaan dito gawa nga ng nakakahingal. Pero ako guys, minamani ko na lang yan dahil nga sa araw-araw ako dumadaan dyan. Papasok at saka pauwi, dyan ako dumadaan sa stairway na yan. Kaya minamani ko na lang yung taas nyan guys. Yun na nga guys, nandito na tayo sa may thermal scanning ng ating bag dito sa may entrance. So ito na nga guys, itong may araw na to, may sulat dyan. Dyan natin malalaman kung saan tayo papunta. Kung papunta tayo ng Baclaran o papunta tayo ng SM North EDSA. At pagdating natin dito sa platform ng MRT o LRT man guys, manatili tayo sa may guhit na dilaw habang naghihintay tayo ng LRT or MRT. Huwag tayo lalagpas doon sa dilaw para iwas aksidente. Tulad nito guys, hintayin natin huminto yung train bago tayo sumakay. At habang nasa loob tayo ng MRT o LRT, siguraduhin natin na wala tayo nababayulit sa ating kapwa pasahero guys. Sumunod lang tayo sa protocol ng ating MRT o LRT guys. Huwag nating i-violate ang kanilang protocol dahil para din yan sa ating mga pasahero o sa ating kaligtasan habang nagbiyahe tayo sa loob ng MRT o LRT. Kaya naman panatili tayo kung saan lang ang ating pwesto. Habang bumababa ang ating mga pasahero, bigyan lang natin sila ng daan para mabilis ang pagbaba nila at hindi maantala ang biyahe ng ating train. At sa dakong ito, nakarating na ako ng Aurora Boulevard. So dito ako maghihintay ng sasakyan ko papuntang Antipolo. Siguro kung may bus na daraan or jeep na daraan, yun ang sasakyan ko papunta ng Antipolo. At sa puntong ito guys, nakasakay na tayo dito sa loob ng bus. Ito kasi yung unang dumaan habang naghihintay ako doon sa Aurora Boulevard. So ngayon, nandito na tayo sa May Marcos Highway, tinatahak na ang papuntang Antipolo. Ang ganda talaga magbiyahe guys pag Linggo, walang gaanong traffic. Maaliwalas ang Marcos Highway guys, mabilis ang takbo ng sasakyan. Kaya mabilis lang tayo makakarating ng Antipolo. Dito sa Marcos Highway guys, papuntang Antipolo, madadaanan natin ang Ayala Malls, ang Broadway, yung dating studio ng Itbulaga. Nandito rin ang Metro Antipolo Hospital. Nandito rin ang SM Masinag Antipolo. At bukod doon sa aking nabanggit na mga mall, mayroon pa tayong isang mall dito sa Marcos Highway na pinakamatagal at kauna-unahang mall ng Rizal, ang Santa Lucia Mall na ngayon may karugtong na Robinson's Mall. Nung araw guys, ang pinakasikat na mall dito sa Rizal ay ang Santa Lucia Mall hanggat dumating na si SM Marquina, SM Masinag at saka si Robinson. Kaya naman ang pinakamatagal na mall dito sa Rizal ay ang Santa Lucia Mall. Ang Santa Lucia Mall pala guys ay boundary ng Marquina, Cainta at saka Pasig. Hindi ko alam kung ano nakakasakop sa kanila. Oh my God! Wow!
At sa dakong ito guys, nakarating na tayo ng Robinson's Mall dito sa Antipolo guys. Nice. At ngayon guys, nakasakay na ako ng badya papuntang cemetery ng Antipolo. In special ko na pala siya guys kasi gawa nga ng special yung lugar na pupuntahan ko. At yun na nga guys, pagkatapos ko sa cemeteryo, dumaan na rin ako dito sa simbahan ng Antipolo para magsamba na rin. Nice. At pagdating ko nga dito sa simbahan ng Antipolo, hindi na ako nakapasok sa loob. Gawa nga ng puno yung loob ng simbahan at saka may dala tayong bagahe. Katulad itong mga bikers kung saan-saan ito nang galing na lupalop ng Maynila guys. Dito lang din sila sa labas nagdadasal. So dito rin tayo nagdasal na mataimtim sa labas ng simbahan. Nice. At pagkatapos nga ng ating pagdarasal, naggayak naman tayo pauwi guys. Kasi nga nagtatanghali na at puyat tayo galing sa duty. Oh my God! Wow! At sa puntong ito, kailangan ko na talaga umuwi kasi nga tanghali na at nakakaramdam na rin ako ng gutom guys kasi wala pa tayong almusal. Nice. Kaya naman bababa na tayong hagdanan para silipin din natin yung mga mascot sa may plaza. Oh my God! Wow! At yun na nga guys, nakita natin yung mga mascot dito sa plaza ng Antipolo. Ayan o, tuwang-tuwa yung mga kilos sa kanila, nagpapapicture yung mga bata. Oh my God! Wow! At bago pala ako guys umalis sa plaza, nag-CR muna ako doon sa baba para hindi tayo maabala sa biyahe. At sa puntong ito, naglakad na tayo palabas ng highway. Ay ito nga guys, nakita natin yung mga nagtitinda ng mga lubo. Ang dami dito sa gilid. Nice. At ayun na nga guys, mayroon pa akong nakitang dalawang mascot dito sa may gilid. Marami din nagpapicture ng mga bata. What? Ano ba man guys, hindi ko alam ang karakter nila kaya hindi ko alam kung anong nilalang sila. Oh my God! Wow! At kung gusto nyong bumili ng pasalubong guys dito sa Gilgilid, ang daming vendor dito na nagtitinda ng mga pasalubong. Kung gusto nyong bumili, marami kang magpipilian. Nice. At yun na nga guys, dito na magtatapos ang ating video. So maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga vlog. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.